Narito ang mainit na balita ngayong araw. Isa sa mga tampok na usapin ngayon ay ang pagkakakulong ng negosyanteng si Kumar matapos itong kinarma sa kanyang mga maling gawain. Nahuli si Kumar sa isang operasyon na isinagawa ng mga otoridad kung saan natuklasan ang kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad. Ang kanyang negosyante na dati tinuturing na maayos at matagumpay ay natuklasan na may tinatagong operasyon na labag sa batas. Sa kabilang dako, ang senador na si Jinggoy Estrada ay naglabas ng kanyang opinyon tungkol sa kaso ni Morales. Ayon kay Estrada, may malinaw na pagkiling ang mga namamahala sa kaso na nagresulta sa hindi patas na pagtrato kay Morales. Ang mga ito ay kanyang binanggit sa isang pahayag sa media kung saan ipinihayag niya ang kanyang pagkabahala at panawagan para sa isang patas at makatarungang proseso. Sa kasalukuyan, nakatakdang makulong si Morales dahil sa mga akusasyon laban sa kanya. Ang pag-amin ni Jinggoy Estrada sa umano'y bias sa kaso ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko na nagdaragdag pa sa kontrobersiya ng usapin. Abangan ang iba pang mga detalye tungkol sa kasong ito at ang magiging karampalan ni Kumar at Morales sa mga susunod na kalagayan. Ito ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayo copy dyan. Aside from the PDS, para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Pa? Gayahin mo yung pirma mo. Hindi ba muna pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita so, nyo sa... Okay, wag na. So, inaamin mo pirma mo yan? Apo. Oh, yan. Mr. Chair. Ganyan po yung pirma ko noon. He has admitted that it is his signature. Confirm signature yan. Iniba na lang yung dalawa. Yung dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung ano, kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay ano, kung palaging ganun, mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, so, ibig sabihin... Wait, Sir Jigoy. Pirma mo to, ha? In-admit mo na pirma mo. Handwriting mo. So... Inaamin mo rin na handwriting mo to? Your Honor, yes. Kanina sabi mo. De, hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. Your Honor. Eh kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa sa, nasa iyo to eh. Ngayon inaamin mo na. Kanina hindi mo inaamin. Ano sa sagot na kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman. Yes, go ahead. Ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Eh, kanina talagang, ko pa binigay sa iyo ito. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, ano, yung mga dokumento, mga marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA. Doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment committee. Okay, yes, yes. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PIDEA. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano? Labo ito. Again, inuulit ko. Na-dropped ka na sa, from the role sa PNP and still you answered no in the negative. Why was that?
Your Honor, ano, hindi yan yung official na isinabmit ko dun sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi ni Your Honor. Alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt. Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committee to. Huwag mo subukan. Talagang sa-cite kita ng contempt. PIDEA. Yes, Your Honor. Photocopy to? That is a certified true copy photocopy of the files in PIDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis dun sa IIS, Your Honor. Okay, wait, stop. When you filled up your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor. Yes or no? Yes. Yes, all right. Stop. Yeah. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP. And why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, iyan po yung mga dokumento na naiwan ko doon sa PIDEA. At meron po yan, Your Honor, ano, iba po yung sinubmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang yung official na sinubmit ko doon sa PIDEA, makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po dun sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresenting nyo, ito po maaari na nakuha dun sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko. Nakuha sa file mo. Yes, Your Honor. Paano kung nakuha sa file mo, bakit sila nag-perma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Your Honor. Ito, Your Honor, ano? Yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinubmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng pagkakulang yan, kaya nga po ako natanong nung recruitment committee. Sige, sandali. UPIDEA. Paano yan? Saan galing yung yung certified true copy niyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file... the documents on file with the Human Resources Management Service, Your Honor. So, okay. So, official file niyo yan? Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo? Yes, Your Honor. We do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file? Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. Galing sa ang recruitment, file nila. Your Honor, Mr. Chairman. Ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Nandoon. Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor. Ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor. Bigyan kita ng pagkakataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako. Dahil nga, yun po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mo question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you.
Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your bakit Honor. No ang nilagay mo yang, dyan? Yang paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino yan naglagay? Sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Pero kahit in A, sandali. Yung po, Your Honor, ano, Mr. Chairman, ano, yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po, nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At dun po, nakalatag po lahat ng aking mga ayos sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Ano, yan, Mr. Tanong ko lang sa'yo. Ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check nitong no? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor. Ito no, yan yung mga naiwan ko ron. Did you, oh, PIDEA. PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion for continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jinggo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. James, we would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya wag na, James, wag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisihin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito. Kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po. Dahil dinadrag ko yung pangalan ko sa bagay na wala akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize, ha? I apologize na nagkaganyan ka. Parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala pong ginawa. Hindi naman ako tama ito. Ang pangalan ko, pangalan ng pamilya ko, sinira sa lahat. Wow. Paki-op na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-uusap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you. Senator Jinggoy, you want to continue? Resume muna. Session resumes. Senator Jinggoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa lahat na sinasabi ni Agent Morales ay pawang kasinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisunungaling naman. So, ano po mahihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jinggoy, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing.
But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor. Kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pang mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na. Ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record. Senator Jinggoy, go ahead. Thank you. A last question, Ginong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, ano, bagamat irrelevant po yan dito sa, ano, no, sa ginagawa natin investigasyon, Your Honor, for the record, ito ano, pong ano ibig mo irrelevant? Ano ibig mo sabihin irrelevant? Yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada, Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa aking personal na kaalaman kaugnay nung kasong nahawakan ko nung 2012. Katunayan, Your Honor, ano, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama sa ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, nakikita rin po yun. You are now questioning the wisdom of this committee. Kung gano'n ang line of thought mo. Mr. Chairman. Listen, Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said, oh, repeatedly, that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party, hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po lahat yun. May abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Sir Torches, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pakiusap natin. Yes, Mr. Yes. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa ano po, no? Pero ito po, bilang investigador, marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit dun sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago, si Romy Enriquez. At ito po ay rumihistro doon sa CCTV, sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato. Tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, yes, you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. At ako naniniwala na importante. Ako na iniwala, hindi ako nagpapabula, kaya nga kinuntem ko ito si Pico Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang isip lang niya. Ang katang isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan.
Yes, thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin kung wala pong... Please, kuna lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Ito lang nakakawalang gana pati kasi nungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS. Noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself, ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon, meron siyang sinasabi mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po. Noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan niyo, Ginong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo, whether you complied or not dun sa hinihingi sa'yo ng PDEA, ang tinatanong ko, if you misrepresented yourself. Dahil nga, taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed, sinabi mo mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at marami kang, you have a string of cases filed against you. Hmm. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Sagutin mo tanong. Ako, naniwala ako na-comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. Chairman. So bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? In-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDS, the truthfulness, yung denial mo na please answer the question. Wala naman. Focus on the question. Your Honor, wala pong denial. Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself to sa PDEA nung sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo no. Am I correct? Yes, sir. Pero the PDS says otherwise. Sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po, meron sinasabing na comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po niyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi niyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayong makukuha rito para kasi nungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan. Hindi ko na po alam kung yung mga susunod mga katanungan ko kung talaga magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons pinasusunungalingan siya lang ang tama. So ano ba tatanungin ko sa kanya? Parang kasinungalingan. I-deny niya, i-deny. PDEA, ano masasabi niyo? Did he misrepresent himself sa PDEA, sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, PDEA. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo dyan validation. Lahat-lahat, check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time, I was not yet part of PDEA. So ikaw nang nasa HR ka na noon nung panahon nung... Not yet, sir. Right now? Not yet, sir. I was not just yet. Appointed last April 1, sir. Okay. So, sir, I can only surmise that...
the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission, and I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements, for example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police, we cannot second guess, Your Honor. But it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PDEA prior to his appointment. Kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-swear ka muna. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements at mali-mali yung kanyang requirements? Sir, I cannot answer it because I do not have personal knowledge on the facts and circumstances prior to his appointment as PDEA agent. General Coy, sir, you've been PDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDS tapos ma-appoint siya as a PDEA agent? Wala bang vetting process na ginagawa ang PDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PDEA, no, but sa PNP, I was the former director of personnel. Hindi ka pala nag-PDEA, no? Dangerous Dogs Board ka lang pala. Yeah. I presume si, Your Honor, I think si, when we invited General Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances doon sa recruitment ni ano PDEA agent Morales. According to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, I'm just assuming na siguro relax yung processing during that time just to comply with the manpower requirement. That's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that very... Very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na na-remember yun. Pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Chis. Can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonya at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, na may mga kotse ang PDEA doon sa mga plakang binigay niya na sinangayunan din, kung hindi ako nagkakamali, di po ba, ng PDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!